you know, you could go up for the block shot. Well, here, this is where he loses his shoe. Look at it. He has his shoe on his right hand and trying to block that shot. Yes, sir. Sa ating edisyon ng video na to, ating balikan ang kwento kung paano nagsimula at kung paano nagtapos ang karera sa basketball ng 2010 PBA Rookie of the Year na si Rico Marhoefer. Ako nga pala si Kino at welcome sa aking channel from the sideline. Pag nagbabasketball ako, parang mas marami ako nakikilala, maraming nakakakilala sa akin. So parang mas pinush ko yung sarili ko ngayon. Actually, hindi ko akalain na makakapasok ako dito na saan ako ngayon. Pinanganak noong November 4, 1985 at Tubong, Puerto Galera. Elementary si Rico nang matutunan ang larong basketball at sa murang edad, laman na ng samot-saring liga sa kanilang probinsya. Minsan, tumatayo pa ng Batangas, makapaglaro lang ng basketball. Nakapagtapos ng high school si Rico sa Puerto Galera Academy. Kasama ang kanyang nanay, lumuwas sa Manila. Nag-walk-in sa De La Salle University. The guy told me that there's a, guy who wants to try out. The guy was with his mom. Then I told her, coach, yeah, let him in. And the mom said, coach, pwede mo mag-try out ng anak ko. And so, yeah, sure. So, where did you come from? Sabi niya, they rode the ferry. They came from Mindoro. Na-line up sa Lasal, and the rest is history. Isa sa mga key player ng Green Archers sa kanilang 2007 UAAP Championship at naging bahagi ng UAAP Mythical Team noong 2007. Naglaro sa PBL at nakakuha din ng ilang kampyonato sa koponan ng Harbor Center. Nag-apply sa PBA draft noong 2009 at pinili ng Pure Food Standard Juicy Giants bilang second overall pick behind Japet Aguilar ng Burger King. Sa kanyang rookie season, ang lakas agad ng kanyang impact sa Pure Foods at naging bahagi ng Sampayan Brigade ng Giants. Si Rico ay isang athletic at rebounding combo forward at isa sa mga naging susi at tumulong sa kanilang teammate na si James Yap para makuha ang kampyonato noong 2009-2010 PBA Philippine Cup nang talunin nila ang Alaska Aces. At sa season na yon, nakuha ni Rico ang PBA Rookie of the Year. At sa sumunod na season, nagpalit ng pangalan bilang Bimeg Llamados dahil depleted ang frontline dahil may mga injuries sila Mark Pingris, Rafi Rivis at Kirby Raimundo. Nabigyan ng mas mahaba-haba pang playing time si Marhoefer. At sa 2010-2011 PBA Philippine Cup, nag-a-average si Rico Marhoefer ng 9.6 rebounds per game at 1.2 blocks per game. Na kung saan sa dalawang departamento na yan, pinangungunahan niya ang kanyang koponan. Pero sa pagsapit ng PBA Commissioner's Cup, isang malungkot na pangyayari ang nangyari kay Rico. Torn ACL injury na naging dahilan kung bakit hindi na nakapaglaro si Rico Marhoefer sa buong season na yon. Sa kanyang pagbabalik sa 2011-2012 PBA season, nag-struggle si Rico at nag-a-average na lamang ng 2.3 points per game at 3.4 rebounds in only 11 minutes per game. At dahil doon, via a 3-team trade, nilipat si Rico sa Barangay Ginebra kasama sa mga deal na yan sila Aline Maliksi, Jimbo Aquino, Yancy De Ocampo at yung 2013 first round pick ng Ginebra. At dahil loaded ang Ginebra sa mga big men tulad nila Rudy Hatfield, Willie Wilson, Kirby Raimundo at Japet Aguilar, nahirapan makakuha ng playing time si Rico Marhoefer. Mula sa 22.43 minutes per game nung siya ay nasa Pure Foods pa, naglalaro na lamang si Rico Marhoefer ng 6.36 minutes per game sa Ginebra. At mula noon, naging journeyman na si Rico Marhoefer. Mula sa Ginebra, na-trade si Rico sa Barako Bull Energy Cola kapalit ang number 4 pick sa PBA draft na kinuha nga nila noon ay si James Forrester. February 18, 2014, itinrade naman sa San Miguel Beermen si Rico. At noong April 6, 2015, muling bumalik si Rico sa koponan ng Barako Bull kapalit si Billy Mamaril.
May 27, 2000 nag-trending sa social media si Rico matapos tangkain i-block ang tira ni Gabby Espinas gamit ang kanyang sapatos. At matapos ang dalawang araw, binigyan ng fine ng PBA Commissioner's Office ng 20,000 na later on naman ay humingi ng tawad si Rico Merhofer at sinabi niya na unprofessional ang kanyang ginawa. October 13, 2015, mula Baraco Bull, na itrade na naman si Rico Merhofer sa koponan ng Global Port Batampierre kapalit si Jervy Cruz na later on inirelease ng Batampierre at naglaro na lamang si Rico Merhofer sa Alab Pilipinas sa ABL na kung saan tinulungan niya ang San Miguel Alab Pilipinas sa kanilang kampyonato noong 2018. At April 2019, inanunsyo ni Rico Merhofer ang kanyang pagre-retiro sa basketball sa kanyang Instagram account. No stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star. Let them know who you are. Flying up in a bar. Wish on a star. Time to show them who's in charge. Call me a shooting star. Hard. Tell them I'd be big in a game like she went and got them breast implants. I said I'm moving too fast, didn't even get a glance. I'm ready to eat up track like I'm seated in a restaurant. Yeah. If you had swag like mine, you know it's best to flaunt. Yeah. We aren't hating because you aren't. Shining like it's neon, rock like kings of Leon. Shooting stars across the galaxy. I stand out so don't be mad at me. Jumping my strategy. When that's enough, then amateurs have to leave. Shooting stars across the galaxy. I stand out, so don't be mad at me. Infiltrate, jumping my strategy. When that's enough, then amateurs have to leave. Shooting stars. Didn't even get to cross.